dalawa yung pinagmula ng istorya ng Higantes Festival. One is yung Angono, nung si Hacienda ng araw, Hacienda, with the Spaniards, ano. Yung sinasabi nilang parang ginawang kapilyo-pilyo yung laughing stock ng mga taga-Angono, yung abuses ng mga may-ari ng Hacienda, ng mga Kastila. So, that is the traditional, na tuwing may okasyon ang bayan, sinasama yan at tinagawa, ipinaparada sa bayan para yung kanilang emotional stress. E makita ng katawa-tawa yung mga pang-aapi and using that as a puppetry. Yung pagmamalabis sa pagtrato sa karapatang pantao nung araw. Sa makabagong panahon, when yung Botong Francisco, our national artist, sabi niya nga, hamong may tatlong higante ang bayan ng Angono. At yun yung pamilya. Para sinisimbolize niya yung maliit na bayan, pero sikat at higante sa sining at kultura. Sa panahon natin, sa governance, dati ito ay kasamang sumusuporta at ilan lang sa patron ng bayan, ng Katoliko, yung San Clemente, yung pinapagoda sa dagat o fluvial procession at ipinaparada sa bayan ng bayan ng Angono. So nung maging alkalde tayo, in my first round, ay gumawa tayo nung sa turismo angat ang bayan ng Angono and using Higantes as a mascot of Angono, as an art capital of the Philippines, promoting our richness in cultural and art town, tapos how we love environment, how we promote millennium development goals, and using these Higantes as a festival symbolism. So every time ngayon na merong piyesta ng bayan at saka yung bispiras, it is a back-to-back affair na ngayon. It is no longer one-sided affair na charge, kundi ang local government of Angono is promoting best practices and promoting Higantes as a symbol of Angono's unification in promoting our richness and Angonians. So yun yung ngayon. Meron dyan Higante ng Balaw-Balaw, meron Higante si Nemi Miranda, may Higante yung Toti, may Higante yung Blanco Gallery. So, maraming higante nagsasama-sama at ipinapakita sa buong bayan, sa buong Pilipinas, na nagpipiesta man kami, pero ang layunin namin, ipakita ang pagmamalasakit sa ating inang kalikasan.